depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. It's all about obsession actually. In human behavior, or pag nag-aral ka ng psychology, one of the things na kailangan mong i-consider at kailangan mong pag-aralan is kung paano ma-o-obsess sa iyo ang isang tao para isipin ka niya non-stop. Kasi kung wala ang obsession, then hindi ka rin niya iisipin. You know, of course, people have a lot of obsessions. Yung mga may anxiety, obsessed sila sa future. Yung mga depression, obsessed sila sa emotion nila. Yung namang mga taong may pangarap, obsessed sila sa dream nila. Yung mga tao naman na may gustong ma-achieve, obsessed sa career nila. O kaya yung mga gustong lumaki yung katawan dahil insecure, medyo payat, nagiging obsessed sila. At yung iba naman, yung mga kabataan ngayon, na-obsessed naman sa mga K-pop. May mga na-obsessed sa anime, may na-obsessed din sa mga movies, sa mga Hollywood, sa mga YouTubers. May na-obsessed din sa ibang bagay. You know what? Ang takbo ng utak ng tao ay parang isang simpleng makina lang. Kung ano ang gasolina na ilalagay mo, yun ang magbibigay ng enerhiya sa kanya para tumakbo. At kapag wala ng gasolina, wala na ding enerhiya para tumakbo. Ganun din ang tinutukoy ko. If you cannot put that certain or particular obsession, and then hindi ka talaga iisipin ng ex mo. Now you are going to ask me, Coach, paano ba gagawin yung tinutukoy mo na dapat ma-obsess sa akin ng ex ko? I think I'm having a little hard time to develop that ability para ma-obsess siya sa akin. Of course, I'm going to teach you that. However, the importance of obsession, kaya ako siya tinuturo, because the obsession is something like, this is the most powerful tool na you can use. However, the obsession is not your decision. It is her or his decision. Decision niya ng ex mo kung ma-obsess siya sa'yo o hindi. Pero syempre, by default, alam ko sa sarili ko na kayong mga nanonood ngayon ng channel ko, kayo yung obsessed ngayon sa ex nyo. Kaya your ex is actually running in your mind. At tumatakbo talaga yung utak nyo sa... tumatakbo yung ex nyo sa utak nyo ng 24/7. Why? Kasi obsessed kayo sa kanila. And you are doing the thing na sinasabi ko right now because you are watching me. Pinapanood mo tong video ko na to, pagpapatunay na obsessed ka talaga sa ex mo. And I'm going to teach you how to overcome that. And I'm going to teach you how to, you know, control the mind of ex. And here's the thing. Dahil sa, as of now, talo ka, you are the one who's actually looking for acceptance and you are the one who's actually looking for reconciliation. And for that reason, akala mo ganun lang kadali, pero hindi actually. And right now, you are watching this video and you are hearing me. At gusto mo na malaman yung technique kung paano mo obsess sa'yo ang ex mo. Of course, kung hindi ka naman kasi ka-obsess, ba't nga naman siya ma-obsess, di ba? Kumbaga, bigyan mo ng reason para ma-obsess siya sa'yo. At ano ba yung reason para maging obsess siya sa'yo? Of course, it is all about the value. How you increase your value. If your value doesn't increase, then your attraction doesn't increase, then the obsession doesn't work. Hindi mag-work ang obsession kapag hindi na-develop ang attraction. The keyword is attraction. It doesn't matter kung ano yung family problem nila o kung sino man yung involved, kung galit yung nanay niya sa'yo or anumang pera na i-involve dito. You know, it is not about that. It is about how you actually increase the ability of your attraction. I know for a fact, you want to increase the ability of your attraction so you can use basic things or basic tools like, you know, somehow exercise, adventure, being friendly, yung mga ganyang bagay na nakaka-attract din, and pagpapaganda, pagpapagwapo, but na hindi lang doon nababase ang lahat. It's about, you know, behavioral changes. How you change the way you act and how you change yourself behaviorally.
Kasi kapag hindi ka marunong mag-behave ng tama, then hindi ka ititreat ng tama. You need to behave like a real pro or very professional in order for your value to be increased. Kasi kapag ang value natin mababa, hindi tayo re-respetuhin, right? Kaya nga kapag ang wallet mo nawala, tapos 100 lang yung laman ng wallet mo, ano sasabihin mo? Eh, okay lang yan, 100 lang naman laman nun eh. Pero kapag ang wallet mo, nandun yung ID mo, nandun yung maraming pera, right? Halimbawa, may 10,000 ka, tapos may ID ka pa dun sa wallet mo din nawala. And then you will be like, ah, okay lang yung pera, pero yung ID hindi. Kasi you know for a fact na valuable din yung ID. At 10,000 din yung nawala, hindi biro yun ha. Sa mga mayayaman siguro, okay lang yun. Pero sa mga mahirap, hindi. Sa amin, hindi. Okay, if you get my point, you know, it's all about the value. Kaya ka hindi pinapahalagahan na tini-itsapwera kasi she knows that you are not that valuable. Pero kung magiging valuable ka, dun mag-i-start na magkakaroon siya ng something that she needs to chase. He needs to chase. Kailangan niyang habulin, kailangan niyang hanapin dahil kailangan niya ang bagay na to. She will realize or he will realize that he needs this thing so much. And if you want to increase your attraction, hindi kasi ganun kadali eh. Pero may YouTube naman dyan na pwedeng tumulong sa'yo. Siyempre, technique is go sa YouTube. Kapag babae ka, mag-search ka, paano ba mapa-increase ang attraction bilang babae? Kapag naman lalaki ka, paano mapa-increase ang attraction bilang lalaki? Kasi this game is all about attraction. Okay, kapag napapa-increase mo yung attraction na yan, yung obsession nila sa'yo, nag-i-increase din. Nagsisimula silang maghabol, nagsisimula silang maghanap sa'yo. So, you can use this YouTube as a tool. Pwede mong gamitin tong YouTube as a tool para maghanap ka ng mga videos kung paano mag-increase ang attraction. You know, I'm teaching attraction, pero sa mga videos ko, it's all about X. Pero yung attraction kasi, ituturo talaga dyan kung paano ka mag-increase. Kung babae ka, mag-search ka ng pambabae. Kung lalaki ka, mag-search ka ng panlalaki. Yan yung tip na mabibigay ko sa'yo. Kasi hindi naman makukuha ng overnight to. The thing is, kung gusto mo makuha yung matinding attraction, makukuha mo to for, you know, for something like, kailangan mo talaga mag-spend ng time. Hindi lang overnight to. It's actually overtime. Kuha. So, kung naman naguguluhan ka pa at gusto mo pang ma-learn kung paano yung art of attraction, edi pa-schedule ka na lang sa akin ng appointment. So, I can teach you direct to the point. Matuturo ko sa'yo kung paano mo ma-increase yung attraction mo para ma-obsess yung ex mo sa'yo. At baka hindi lang ex mo yung ma-obsess sa'yo, pati ibang tao pa. Kasi ang obsession, nag-i-start lang yan kapag ang bagay is valuable. At kung hindi ka valuable, hindi siya ma-obsess sa'yo. That's the secret of it. So, the answer is so simple. Just increase the ability or the value of your attraction. Kapag na-increase yung ability or value ng attraction mo, then magiging valuable ka na rin at the same time. So, if you want, pa-schedule lang kayo sa akin and I'm gonna teach you how to do that. Okay? You know, just give us a message. So, thanks for watching.